Hi! Ako si Teacher Wearing Maligayang Pagbisita sa aking YouTube channel. Ayan, so kung mapapansin nyo, meron na naman tayong partitive proportion video. Pangatlo na to sa partitive proportion video ko kasi sa mga math tutorial video ko, ito yung most watch. Ayan, so napansin ko dun sa mga nauna kong partitive proportion video, ang ginamit kong way ng pagsosolve ay algebraic solution. So ngayon, isosolve natin itong dalawang problems involving partitive proportion na hindi tayo gagamit ng algebraic solution. So kung gusto nyong matutunan, yung ibang paraan ng pagsosolve ng partitive proportion, keep on watching. So, nung nakaraang video natin, meron tayong variable x na ginamit. Of course, dahil ginamit ko yung algebraic solution. So, ngayon, wala tayong ganun. Ang una natin gagawin para ma-solve natin ito is to convert itong mga ito, itong ratio na to, sa fraction. Ayan. So, alamin natin kung ilang part of a whole itong bawat isa. So, una, dapat alam natin yung denominator. Ayan. So, para malaman natin yung denominator, napakasimple lang. I-add lang natin silang lahat. So, pag in-add natin yung 1, okay, yung 3 at saka yung 2, ang sagot ay 6. Ayan. So, ibig sabihin, kapag ginawa natin siyang fraction, okay, yung itong part na to, that is 1/6. And this one is 3/6. Okay, this one is 2/6. Pwede nating i-reduce sa lowest term yan kung kaya. Kung ayaw nyo naman, pwede rin hindi. So, ang susunod natin gagawin is imumultiply natin etong mga fraction na to dun sa kabuuan, which is 144 t-shirts. Ayan. So, multiply by 144. Ayan. So, gagamit na tayo ng calculator para madali. So, ang gagawin lang natin, syempre, 144 times 1/6, that is 144 times 1, so number itself, divided by 6. So, we have 144 divided by 6, and that is equal to 24. Okay, next, we have 3/6 times 144, so 144 times 3, okay, divided by 6. And that is equal to 72. Okay, lastly, 144 times 2. Okay, we have 288 divided by 6. And that is equal to 48. So, ibig sabihin, kung si Aray gusto niyang mag-stock ng 144 t-shirts in the ratio 1:3:2, ibig sabihin, yung white t-shirt natin ay 24, yung plain colored t-shirt natin ay 72, at yung printed t-shirt natin ay 48. So, para malaman natin kung tama yung ginawa natin, simple lang, i-add nyo lang silang lahat. So, we have 24 plus 72 plus 48, and that is equal to 144. Ayan, 144 t-shirts. Para naman sa example number 2, kakaiba to dun sa example number 1. Kasi ito, given na yung smallest share o yung isang part. So, basahin natin yung given. A sum of money to be shared is in the ratio 3:5:7. And the smallest share is 2,550 pesos. What are the other shares? How much money is shared? So, sa given natin ito, ay gagayahin lang natin yung ginawa natin kanina. Ayan, yung parang ginawa nating fraction. So, alam naman natin na yung 3 plus 5 plus 7 is 15. So, ibig sabihin, 15 ang gagawin natin denominator. So, we have 3/15. Next, we have 5/15. Then, 7/15. Ayan. So, ito, ang equivalent ng 3 dun sa part na yon o yung
first part natin o yung smallest part natin is 2,550 okay pesos. So, diba kaya natin nalalaman kung ano yung value ng isang ratio? Iminumultiply natin yung pinaka-fraction dun sa kabuuan. So, babalik ta rin lang natin yung process. Dito naman, i-divide natin si 2,550 doon sa fraction na ito. Okay? So, diba kapag nag-divide tayo, nire-reciprocal natin yung divisor at minumultiply natin siya sa dividend. So, ganun yung gagawin natin. 2,550, okay, multiply by 15 over 3. Pwede nyo na rin kasing i-lowest term yung 3 over 15 para hindi masyadong malaki. Pero dito, hindi na ako nag-lowest term kasi gagamit naman ako ng calc. Okay, so we have here 2,550. Imamultiply natin yan sa 15. Okay, equals, and then i-divide natin siya sa 3. And that is equal to 12,750 pesos. So, nasagot na natin yung unang tanong na how much money is shared. Okay, that is 12,750 pesos. So, ang aalamin na lang natin is yung other shares. Okay, so simple lang yung gagawin natin. Imamultiply natin yung bawat fraction na to dun sa kabuuan or dun sa 12,750. Again, gagamit tayo ng calculator, 12,750 times, okay, 5 divided by 15. And that is equal to 4,250. And 12,750 multiplied by 7 divided by 15 equals 5,950. So, ayan. So, ano na ngayon yung answer natin? Dito sa how much money is shared, ang answer natin is 12,750 pesos. Dito naman, yung other shares are 4,250 pesos and 5,950 pesos. So, kung gusto nyo makasigurado kung tama yung ginawa natin, i-add nyo lang ulit ito. Siyempre, i-add nyo ito, ito, at ito. Ayan. So, try natin. 2,550, okay, plus 4,250, okay, plus 5,950. Okay, and that is equal to 12,750. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Hanggang sa muli ako, si Teacher Wen. Sana yung nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw na to. Kung nagustuhan nyo, pakiclick lang po ang thumbs up. At syempre, huwag na rin kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong ma-notify every time na may bago akong upload. Ayan, ang bilis ko na naman magsalita. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa aking mga susunod pang video. Bye!